Naku, bumibili ka ba ng peking resibo? Ayan. So, ito po ay isang report galing ho sa Saksi! Ayan po. Pwede ho nyong i-download ho yan. O, panoorin ho sa YouTube. Nasa YouTube siya. Ayan ho, GMA. So, nahuli ho itong kumpanyang ito na nasa Eastwood ng mga NBI. At kasama ho yung BIR commissioner sa mga nanghuli. Ayan. So, ang kliyente ho nito, ayan, pinakikita rito. Ayan. Ang kliyente nito ay mahigit daw, sabi ng ating BIR, mahigit daw na 1,000 ang kliyente nitong kumpanyang to. Ni-raid ho ng NBI. Ano mangyayari? Ayun, yun ang magandang tanong eh. Ano mangyayari? Huwag po ninyong kalimutan na i-click yung like button. Pag click nyo yung like button, tumulong na ho kayo sa kapwa Pilipino ninyong taxpayer sa buong universe. Di ba maganda ang pagtulong? Click lang! Nakatulong ka na. Number 2, huwag ho ninyong kalimutan na mag-franchise. Lahat ho ng may letter of authority, mag-franchise ho kayo kasi mas makakatipid kayo sa professional fee ng isang tax specialista kasi yung template ko gagamitin ninyo para hindi kayo ma-issuean ng subpoena duces tecum. I-like lang po ang tax specialista YouTube, i-like lang po ang ka-taxpayer Facebook. So, 1,000, sir, 1,000 kumpanya yung mahigit eh, bumibili. Sino-sino itong mga kumpanyang to? Okay. Yung mga nasa retail industry. Number 1. Number 2, yung mga contractors ng mga kalye, building, mga accredited ng government infrastructure program, mga accredited ng LGU. Kasi yung mga yan, may mga balita tayo na naririnig na ngayon, malakas ng ugong, nagpapagamit ng lisensya sa mga politiko. Siyempre, walang resibo yung politikong ibibigay sa'yo. Ginamit lang yung lisensya eh. So, may commission niya ng 6%. So, yun lang yung kinikita nila. Pero, yung 94%, wala silang resibo. So, bumibili sila ng resibo. Alam nyo kung magkano presyo ng resibo? Almost 1% ng price. Oh. So, matitipid nga naman, may resibo ka na. O, di babayaran mo lang yung tax dun sa 6%. Ganun ho nangyayari. At yung mga grocery. Ayan. Kung may mga grocery dyan na late lang ng tubo namin kasi ang DTI, yung presyo ay kinokontrol. Ayan. So, yun po yung nangyayari. So, ano gagawin ngayon ng BIR commissioner dyan sa nahuling yan? Ihahabulin ho, sir. Hahabulin yung 1,000 company kasi pinagkukuha ho yung ano eh, yung cellphone ng mga empleyado. Nandoon yung contact eh. Ayan no. Oh. Andiyan ho yung contact ng mga empleyado. Kinuha yung mga cellphone ng ayan yung empleyado yo. Oh, ayan no. Oh. Kinuha ho yung cellphone ng empleyado. Nandoon yung contact na 1,000 clients. So, ang gagawin dyan, makakakuha ka ngayon ng letter sa BIR na namemeki ka ng resibo. Siyempre, makikita rito yung mga pangalan ng resibo na ginagamit. Kasi meron silang warehouse eh. Nasa computer pa, nahuli yung computer, kukunin yung computer. Yung mga resibo, ayan oh, nandiyan yung resibo. May mga pangalan yung resibo. Yung mga taxpayer na bumili na resibo dito, isusulat nila sa summary list of purchases nila yung resibo. Okay, isusulat nila dun sa alpha list nila. Dihuli na kayo. Huwag din po ninyong kalimutan. Ayan, nandiyan po. Nandito pala yung aking franchise number. Tumawag kayo o kaya mag-text. At next year, pag-usapan natin yung ating business. Basta tayo nasa tama, nasa batas, i-explain ko yan sa inyo. So, sa Paskong ito, baka gusto ninyong kumuha ng mga libreng libro. Ayan, wala akong problem. I-email nyo ho ako. Andiyan lang ho yung email.
So nakakalungkot ho dito yung nangyari dito kasi yung mga companying involved definitely by next year mag-happy-happy kayo. Ayan ho yung ating commissioner, bagong commissioner, hindi na ho yung babae. Ayan ho yung computer na kinuha, mga desktop. Diyos kong mahabagin. Kawawa ho yung mga bumili ng resibo. Ayan ho yung mga empleyado, kawawa ho yan. Ano mangyayari sa empleyado? Tax specialista. Kasangkot ho sila accessory. Falsification of public document. Kasi ho yung resibo ninyo, public document ho yan. Ano pa? Tax evasion. Babata pa oh. Sabi natin, pinasasahod na 20,000 a month yan. Ala na, wala na yan. Kawawang mga tao. O kaya, para mawala sila sa pagiging primary suspect, eh gagawin sila siguradong state witness. O, witness ng gobyerno. So, kung ikaw, mayroon kang ginamit na resibo. Yun yung topic natin eh. May ginamit kang resibo na galing sa kampanyang ito o sa ibang company na binibilan mo rin ng resibo. Kasi marami yan. Ah? At yung mga kampanyang yan, wala ho yan sa... nasa loob ho pala ng magagandang distrito at nandoon ho sa isang residential. Ayan. Ang laki-laking company pero nasa residential. So, questionable na ho sa BIR ho yung mga ganong klaseng transaction. Malaki kang company pero nasa residential area ka. Eh, huhulihin ka at huhulihin ka. At malalaman kung ano yung mga unlawful na ginagawa po ninyo. Tumigil na po tayo sa paggawa ng unlawful. Willing po tayong turuan kayo. Ayan ho yung mga previous videos ho natin. Paano kayo magko-comply ng tama sa batas. At wag po ninyong kalimutan na panoorin ho yung offline kandado na mga videos ko para maproteksyonan kayo. Alalahanin ninyo, sabi nga nung isang kasabihan, kung kaharap mo si kamatayan in times na you are facing death situation, yon. Anong pipiliin mo? Yung bang profit o yung buhay mo o buhay ng pamilya mo? Sasagutin ko ho yan sa susunod na video natin na title ay Offline Candado. So with that mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you in my next video.